everyone, this is Juby again. Meron po akong experiment challenge sa aking aquarium, guys. Gagawa po ako ng carbon dioxide. So, may papakita ko po sa inyo itong mga aking bagong materials. For the meantime, so open ko muna siya. Ito muna. Wow! Mga material na aking gagamitin. Ayan. Wow, may ganito pa siya, guys. Oh. Gagawa po ako ng oxygen. Para mabuhay ang aking mga halaman. Wow! Ito po yung stand ng aking gagamitin dito sa parang oxygen. Gamitin na. Ito ang aking mga materials na importante ng gagamitin. Filter. Ito po yung filter, guys, ang may nakalagay. Wow! Andito na. Ito po yung aking imimix baking soda at saka citric acid para magiging carbon dioxide. Ayan, guys, oh. Ito, importante ito sa ating mga gagawin today. Ayan, parang ano sa powder. Ito yung pinaka-the best, guys. Para siyang tangki. Dito po ilalagay lahat ang powder. Ayan. So, guys, ilalagay ko muna siya sa stand para siguradong hindi matutumba. Ayan. Then, ito po, isisitting ko muna. Lagyan ko muna siya ng dry balls sa loob. Ito po. Lalagay ko po lahat. Yes. Ayan. Kulay red. Tatanggalin ko po siya para isiset ko siyang paganito. Ito po yung setting niya. So, hindi ito nakalagay po sa instruction. Tanggalin ko na po. So, ayan. So, ito po yung bubble counter, guys. Kung makikita nyo, ito po yung forma niya. Nilalagyan ko po siya ng tubig, 70%. Ito po yung nagko-control ng carbon dioxide. Ito para siyang oxygen, guys. Tumutulo yung carbon dioxide. Pumapatak po siya dito. Padandahan. Kasi pag marami po yung mailagay na carbon dioxide sa aquarium, mamamatay po yung mga fish na nakalagay. So, lagyan ko na po ng tubig. Buksan ko na po siya. So, ito po yung 70%, guys. Makikita nyo po. Tatakipan ko muna. Tapos, tatanggalin ko itong nasa ibabaw. So, ilalagay ko po ito. Medyo matigas kasi siya eh. Ayan, napasok na. Kailangan ipasok talaga siya, guys, kasi delikado eh. Carbon dioxide kasi siya. Ayan, kapasok na. Tapos, lalako pa siya para sigurado ito. Ayan. So, guys, yung dulo po, yung kabilang dulo dito ko po eh, lalagay. Isisetting ko po dito. Bubuksan ko muna ito, tapos dito ko ipasok bago ko siya i-coconnect dito. Guys, sobrang tigas po kasi siya. So, iaano ko po siya sa mainit na tubig para talaga makakapasok. Mga 5 to 10 seconds, bababad ko po itong tube para lumambot. So, parang mainit na siya. Tatry ko po. Challenge natin kung katas siya ba. Oh,
Pasok siya, guys. Napasok siya. Ayan. Talagang pasok siya. Pag nalagyan natin ng mainit na tubig, talagang madali siyang papasok. Palamigin ko lang siya ng konti bago ko siya ilalak. Sobrang tigas. Pero pag nilagyan mo mainit na tubig, ayan, pasok agad siya. Kailangan kasi ilock talaga siya, guys. Delikado po kasi siya. Pag nag-experimento tayo, guys, kailangan nakakasigurado. Delikado po itong ginagawa ko. Ito na po yung setting niya. So, gagawin ko na po ang aking mixer, guys. Ito po ang aking lalagayan. Ito po yung baking soda at saka citric acid. So, papakita ko po sa inyo. Ito po ay 200 gram citric acid. Ito po yung baking soda. 200 gram, 200 gram. So, actually, guys, itong galon na to, 400 gram, 400 gram dapat. Kaya lang, first try ko kasi, kaya 200 gram, 200 lang muna. Para di hindi delikado. Ilagay ko po siya, guys, ng half muna. Ito rin half. Para maging mix talaga siya. Tandahan yung layer niya. So, yun na po pong lagay yung baking soda. Ito po yung aking... Oh! Yung butas. Lalagay. Butasan ko na lang. So, may butas na po siya. Lalagay po natin. Medyo tumigas kasi siya. Anin ko lang. Pa-powder ko lang siya, guys. Para siguradong pasok sa banga. Tandaan ko lang po siyang i-layer. So, ito yung citric acid, guys. Ilagay ko din. Madulas siya, guys, kasi para siyang sugar, yung citric acid. Wow! May buo kasi siya eh, kaya ganun. Ginagawa ko siyang layer, guys, para maganda yung kakalabasan niya. So, okay na. Inilagay ko na po yung layer natin. Yung step ng pagkalagay ng baking soda and citric acid, guys. So, next step po ang gagawin. So, ito po ang aking gagamitin. 300 grams na tubig. Cold water po ang kailangan kasi pag mainit, para tayong bomba dito, guys. Tatanggalin ko lang siya. Kasi kailangan dahan-dahan po siya. Kailangan nakaganito, guys. Oh, kakatakot. Ito na lang para sigurado. OMG! Uy, natatakot. Yan, dahan-dahan natin itayo. Yan, guys. Dahan-dahan kong itatayo, guys. Tumutunog na siya. Lalagay ko po ito. Oh no! Oh no! Lumalabas na siya. Ito po yung yan. Lalagay ko na, guys. Katakot. Takot ako doon. So yan, nakikita niyo po. Malamig siya. Sobrang lamig. Ito po yung resulta ng carbon dioxide, guys. Lumalamig siya. Nabahan ako doon sobra. Yung red, pag pumunta na dito sa green, sa taas, ibig sabihin no, nagiging carbon dioxide na po yung loob. Mix ko po kanina, nagiging carbon dioxide na siya. So, ngayon, dito pa siya, hindi pa siya nagiging okay. So, mamaya check po natin. Ipapakita ko din po sa inyo ito, itong controller. Limbawa po, guys, kung lumulobo siya, sobra na po yung carbon dioxide sa loob or gas.
ito po yung nagiging control. Ilalabas po siya para hindi siya puputok. Ito. So, dito po ilalabas yung gas. So, in short, safety bulb po ang tawag dito. Ito po yung speed controller po, guys. Itong lock. So, isisit ko na po yung electric bulb, guys. On, off. Kasi yung isda at saka yung halaman dun sa aquarium, kailangan na po ng carbon dioxide pag araw. Pag gabi, hindi na po kailangan. So, pag gabi, i-off ko po para hindi po tayong electric at saka yung carbon dioxide. Ganito, ganito, ayan. Isasaksak ko po siya sa electric. So, isisit ko po siya sa labas. Nasa labas po kasi yung aquarium. Ito po, guys. Nasitting ko na po yung oxygen. Ito na po siya. Ayan. Ito po. So, yan na po yung aking aquarium. Binago ko po yung seating. Ayan po. So, plano ko po ilagyan siya ng ibang isda, guys. So, kaya tinanggal ko po yung nidaka, ang tawag doon. Switch on! Ito po yung controller niya, guys, sa gilid. Ito, pag pabilisan ko, ganyan ang bilis niya. Pero kailangan lang mahina para hindi sayang yung carbon dioxide. Ganyan lang siya.